Hello po, ma'am. Magandang araw po. Wait lang, ma'am. Ang madali po kayo, ma'am. Tagal-tagal na kitang minamasahe, ma. Oo nga, babe. Wala na yung balat ko. Wala na ba? Tapos... Ay, yung relationship niyo ni Papa. Kamusta naman? Ay, ayun. Kinikilig. Ang arte! Pumunta kami ng Manila. Yun, sumakay kami sa truck na kumukuha ng mga gulay. Wala kaming pang bayad sa kahit na public bus lang. Yun yung experience namin na isa na hindi ko talaga makalimutan kasi wala talaga siyang reklamo. Ay, ayoko umiyong. Welcome back to my YouTube channel. Hello to all of my sunflowers out there, ma. Say hello to all of my sunflowers. Hello to all of your sunflowers. Okay, guys. So for today's video, this is going to be very special because, of course, it's with my mom. And si mama talaga yung nakasama ko sa lahat ng ups and downs, sa gutom at sa busog times ng life. So for today's video, ang daming for today's video, mga first on. Ako kasi, hilig ko talaga, ever since, hilig ko talaga kapag bored ako, ako ay naglilinis ng kuko ng mga tao. Like to the point na sobrang napipilitan sila. Lalo na nung nag-pandemic, lahat talaga ng nasa bahay namin, sila Big Mama, si Papa Ben, Kuya Ron, si Kuya Ken, si Papa, as in pinipilit ko sila, nalinisan ko sila ng paa. Paa at kamay. Paa lang. Paa at kamay. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yun. Pero, syempre, para mas makilala nyo pa ako at para mas malaman nyo pa yung pinagdaanan namin ni Mama before, may pa-interview portion. And there's a reason also kung bakit gusto kong pag-usapan din namin ni Mama. May mga napagdaanan namin before kasi there's something exciting. Siguro bibigyan ko yun ng onting clue sa ending. So, yeah, let's start. Are you ready, Ma? Ay, guys! Kung nung nagpala kayo ng trial ni Johnny Depp and ni Amber Heard, isang karangalan na pinagbigyan tayo ni Elaine. Thanks, Elaine. And of course, isang karangalan din dahil pinagbigyan tayo ng Posh Nails. Thank you so much to my Posh Nails family for welcoming us here. So, let's start. Magandang araw po. Wait lang, ma'am. Ang madali po kayo, ma'am. Pamamasok lang po natin for 5 minutes po, ma'am. Tapos mabalikan po namin kayo kapag malambot na po ang mukha yun yung paa. Salamat po. Ma'am, ready na po ba kayo? Tapos na po. Ibasa. Mama naman. Bigay na bigay yung pa. Ayun po, ma'am. Ma'am, galing ko pala mag-massage, be. Naman. Natuto kay Papa Ben. Ma'am, kamusta po ang buhay lately? Masaya. Masaya. Bakit po tayo masaya, ma'am? Di ba ganun kasi machika sa ano? Kasi masaya. Sarap kausap ng nanay ko. Hirap. Kwento mo naman sa kanila kung paano tayo nag-start. In your perspective, kasi ako, laging perspective ko yung nakukwento ko. Nakitaan ka namin ni Papa mo ng talent, mga 2 years old ka, 3 years old. Bakit? Uma-acting ka sa harap ng salamin, and then akala nga namin ni Papa mo, baliw ka, kasi umiiyak ka doon, tumatawa. Ito masakit yung baliw. Tapos, nung nag-school ka na ng 4 years old, sa Head Start, lagi kitang sinasali sa mga contest sa school. Nag-ano po ako? Ballroom. Ballroom, nag-champion siya sa ballroom sa Bicol. And then, sinali ko din po siya sa singing contest. 10 sila mga bata na naglaban-laban, pero siya yung nanalo dun sa 10 yun. Lahat sila magagaling, kaya lang daw yung diction mo daw is clear daw. Paano yung list. Paano nga ba ang diction ko? Diction, reflection, ganun. Reflection? Tapos meron pa sa akin dati si Mama po kumakanta, "Who is that girl I see?" Ganun. Dapat daw, "Stay ganun, may action." Back at me. Paano ba natin nalaman yung Star Circle Quest dati? Kasi sa perspective ko, ma, sa TV, nanood na commercial. Nanonood tayo ng TV, tapos kinomercial siya na may audition daw for Going Bulilit. And then, nakita ko kasi si Kai na
pwede doon. Kasi halos gusto ng lahat ng contest, gusto ko isali siya eh. Kasi... Mm-hmm. Nakikita niyang kaya ang pagkitaan. So, business-minded kasi. Joke lang. Pumunta kami ng Manila. Yun, sumakay kami sa truck na kumukuha ng mga gulay, kamati, sibuyas, ganun. Sumakay kami doon kasi papuntang Manila, wala pang laman yung truck. And then, pabalik, meron na siyang mga laman ng gulay, sibuyas, bawang. Ando na kami sa ibabaw nung ng mga gulay na yun. At wala kaming pang bayad sa kahit na public bus lang. Buti na lang, friendly tong mother ko. Miss friendship siya. Kwento mo naman na yung journey na nandito na tayo sa Manila. Nasa squatter area kami, pero hindi ko inaano yung squatter. Kumbaga, dami talaga namin natutunan doon. Dahil sa challenges na yon, kaya kami naging strong din. Doon sa squatter, kwarto lang yung ni-rent namin. Then, ang ano doon, ang CR is for public. And then, one time si Kai, na ano na siya, na i-earn na na. Typical me. Eh, may tao sa CR. So, ang ginawa ko, pinano ko muna sa Arinola. Sa Arinola. Tapos, pagkatapos nun, binuhos ko dun sa CR, tapos na yung nasa CR, tapos dun ko siya hinugasan. Yun yung experience namin na isa na hindi ko talaga makalimutan kasi wala talaga siyang reklamo. Ay, ayoko umiyong. Yung hirap na dinanas namin noon. Hindi ako, kumbaga hindi ako nagsisi sa ganung hirap na dinanas namin, pero yun yung naging way namin to para maging strong, di matapang sa mga, sa lahat ng pagsubok sa buhay. Kasi guys, ako, bata pa naman ako noon. Kasi sa akin dati, di ba, parang laro-laro. Parang naglalaro lang siya, nag-enjoy lang siya. Kala niya naglalaro lang siya pag nag-taping. Kasi almost 2 years siyang, almost 2 years si Kai na naging extra-extra. Ang tawag nga sa kanya noon is extra ng bayan. Pero wala siyang reklamo talaga. Question ma, may mga kailangan ka bang give up noon para lang masuportahan mo ko? Nung pinanganak kita. Pinakamaganda mong anak. Oo, kasi nag-iisa ka lang naman yung babae. Pala. Kaya, okay. Dapat, nung si Papa Bentibama, kukontinue pa yung pagpapaaral sa akin para makagraduate. Kaya lang ikaw, ayaw mo mag-bottle feed. Ginanap ko na lahat ng klase ng nipple para sa ano, chupon. Wala, ayaw niya talaga. So, naawa naman ako. So, dahil pala sa hindi ka nakapagtapos. Oh, hindi naman sa ganun. Si Kai talaga, pag gabi, iyakin talaga siya. Pag umaga, tulog. Pag gabi, iyak siya ng iyak. Tapos, ay, yung relationship niyo ni Papa, kamusta naman? Ay, ayun. Kinikinikik. Ang arte! Kami ni Papa may mga trials na pinagdaanan, pero aming dalawa yun. Kumbaga kayo, iba yung inyo, iba yun sa amin ni Papa niya. Pero it's normal naman sa buhay na may mga pagsubok. Sabi nga niyan, ang pagsubok ibibigay sa iyo dahil kaya mong lampasan at kaya mong labanan. Lagi kaming kumakanta ni Kai Kai na nga. May kanta kami ni Kai Kai. Oh my gosh! Oo, ngayon na lang ulit to. Sa hirap at ginawa, tayo magkasama. Halina, halina, halina. Tapos naalala ko, kinakanta namin ni Mama kapag nasa tricycle kami, ganyan. Mama, pinapayak ako. Para namang ewan to. Lagi yun. Ikaw ma, pag may sinasabing hindi naman talaga totoo sa akin, anong reaction mo? Oh, kasi kumbaga sa pinagdaanan natin, parang naano ko na yun eh, parang okay lang, okay, yan ang tingin niya, okay, walang problema. As long as kilala ko yung anak ko, kung ano siya at sino siya. Pero nag-react talaga, si Papa mo. si Daddy talaga yung nag-react. Natural, only girl, bunso, parang ganun. Pero ngayon, okay na siya, naka-move on na sa ganung-ganung bagay. Ay guys, si Papa talaga, protector ko siya. Even, protector ko siya kahit kay Mama. Si Daddy kasi ano siya, simula nung mga bata pa talaga, siya yung siko, i-check kung maitim, tuhod. Tapos pag may mga sugat sila, pag kasi galing sa trabaho si Daddy noon, feeling niya, tinula ko yung anak niya, hindi kaya. Which is ma'am, totoo. Malilikot, ay, kaya. Malilikot kasi mga anak niya, nadada pa, eh si Kay Kay may nagkikeloid siya. So feeling niya, oh bakit may sugat sa tuhod? Alam niya, tula ko, natatakbo siya. Nagsitakbo siya. Guys, namumurot si Mama. Namamalo ako. Ay, sobra. Alala ko dati si Mama. May stick ako doon na. Anong stick mo? Hindi lang stick. Manual sting
painting belt. Pero umiyak ako noon. Umiyak ako sa CR. Ayoko ipapakita sa kanila na paggalit ako sa kanila, naiyak ako. Pupasok ako ng CR, umiyak. Sabi ko, napalo ko siya, nakurot ko siya, nakita ko yung sugat. Meron ding time na sobrang galit si mama. Huwag niyo i-cut to ah. Kasi okay na naman siya, tapos na naman siya. Pero huwag niyo po gagayahin. Meron si mama, galit na galit siya. Tapos, hindi niya na namamalayan na yung buckle na pala ng belt yung napapalo niya sa akin. Kasi nakagano na lang ako sa wall. Siguro, din yung mga times na super na-frustrate siya. Siyempre, hero kong life. So, yun. Sa mga anak ko, thank God din ako kasi lahat mabait. May binagdaanan, marami. Kasi yung mga anak ko, kumbaga yung dalawang kuya, lumaki sila sa hindi sa akin talaga. Si Kent kasi lumaki sa parents ko, si Robin lumaki sa parents ni Daddy. Nung time na nagsama-sama sila, kailangan mong alamin kasi laking lola, lolo, iba yung attitude nila eh. Lalo na si Robin kasi talagang kumbaga nakalayo sa nanay niya. Nandun siya kay papa niya, pero iba pa din siguro pag nasa nanay. Tapos yung time na yun, hiwalay kasi si mama tsaka si papa. Oo. Dasal lang, tiyaga, malawak na understanding sa mga bata. Tagal-tagal na kitang minamasahe, ma. Oo nga, be. Wala na yung balat ko. Wala na ba? Sorry na. Okay, I feel like it's time na linisan na si mama. Ano yung pinaka-favorite memory mo, ma? Yung dalawa ni Papa. Kasi guys, si Mama tsaka si Papa, nag-start sila grade 6. Ang landi, no? Ay, uy, mawala lang sasabi sa iyo ganyan. Ma'am, ano pong gusto niyong kulay? Kahit anong kulay po, ma'am? Ma'am, parang bagay po siya in red. Ito po ang choices namin ng red. May glitters. Bloody red. Bloody red. Pero gusto mo matotoong blood ka siya. Ma'am, hindi kita susugatan, promise. Guys, pangarap ko to. Kasi dati sa probinsya, putyo-putyo lang na ganito eh. Ma'am, papatong lang po, ma'am. So, ayun po, ma'am. Ano po yung pinaka-magandang memory nyo? Pag nagluluto si papa mo, noon wala namang ano. Kasi natural, mga madami pang may ayaw sa isa't isa. mga side ni papa mo, side oo, ko. Oo, ma'am, kwento mo yun sa kanila. Ay, muntik nang patayin si papa mo. Guys, sobra yun. Pero ganun ka siguro sa probinsya. Yung hinahabol na lang itag, ganun. Si Papa kasi, under siya ni Mama. Wow. Ay, hindi. Tsaka dati din, kwento sa akin ni Mama, dati din si Papa yung naglalaban ng lampi namin. Lahat. So, siya din yung pag nandyan siya sa bahay, si Papa yung naniligo sa inyo kasi feeling niya madumi ako pag ako naniligo sa inyo. Kasi gusto niya efficient. Oh, uy! Ayun na nga po, mga kapuso. Parang ano lang kami nun eh, parang asar-asaran lang, mga tito niya. Hindi, ikwento natin. Dapat talaga. Swag din yun. Dapat talaga, yung kapatid ni Papa, ay, hindi. Siya kasi Mama. Asar-asar lang yun. Tapos dahil medyo mahiyain tong kapatid ni Papa, which is si Tito Aris, naging messenger si Papa. Hanggat sa sila na dalawa yung na-call. Hay nako! Si Daddy kasi makulit. Speaking of ligawan, para daw si... Hindi yung naligaw. Yun ang ayun sabihin ko. Sabi ni Papa, sinasabi niya sa lahat, si Mama daw yung naligaw sa kanya. Kasi wala daw pera dati si Papa. Tapos si Mama, nakakakupit siya sa tindahan namin. So, nagbibigay na pamasahe, ganyan. Guys, huwag yung tularan ang pamilya namin. Ano pa may nililook forward mo sa future? Magkaroon ng ano, dream house. Yeah, guys. Yung family. Guys, meron na tayong lupa. Sati tayo, sa atin to. Ngayon, medyo siguro po nade-disappoint na nanay ko. Kasi hindi pantay yung cutics niya, oh. Ay. Pinagtatawanan nila. Nakakasobra sa kuko. Nasa skin ko na. Tawag dyan, nail art. Alam niyo pa guys, si mama, lagi niya akong pinapaalalahanan every time na lumalabas ako, araw-araw, ever since bata pa ako. Lagi niya sinasabi, be smart, focus, ganyan-ganyan. Humble, laging ganun. At lagi niya sinasabi sa akin, alam niya kasing machika ako. Less talk, less mistake. Ba, malay ko. Super talk ako. Ano naman ang dream mo para kila Kuya Roan at kay Kuya Kai? Makapagtapos lang sila ng pag-aaral. And then, mag-start ng business. Kung ikaw ang tatanungin, anong gusto mong maging course nila, Kuya? Si Robin kasi, pwede siya sa architect kasi talagang maano siya mag-drawing. Sana ituloy niya yun. Si Kuya Kent. Si Kent.
Siguro sa cooking, hotel and restaurant management, ganun. Proud ka din ba kila kuya? Oo naman. Proud ako kila kuya. Ano lang talaga sila, kamad sa bahay. Pero sa ibang ano naman, aspeto nila, wala akong masabi sa kanila. Mas si Kuya Kent lang yung tamad, hindi si Kuya Ro. Ay, oo, para si Kuya Kent. Ikaw, proud ka ba kay Papa? Ay, oo naman. Ang laki lang pinagbago ni Papa mo kaya. Lahat naman ng tao nagbabago naman. And it's really rare. Mm-mm. At dahil dyan, ganda. Mga kapuso, tapos na po ako. Ate Heidi, tara din dito. Ano ang hatol? Balit na tayo, ma'am. Ano, balit na tayo? Balit na tayo. Sabi sa inyo eh, di ba po ang linis? Yes, po, ma'am. Bantay, yes, po, ma'am. Maganda. Maganda, diba? Gusto niyo ba dagdagan ko? Huwag na. Yes, ma'am. Okay, guys. Thank you so much for watching this video. And salamat po, Mamueng. Magkano po ang tip niya sa akin dito? 50. Hala! Yung totoo, ganyan talaga mag-tip si Mama. Pinapagalitan. Hala, tumatawa sila, ate! Tumatawa sila, ate! Kasi alam nilang ganyan talaga. Ako lang nati-tip ng 100. So, yan, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed. And sana mas nakilala niyo pa ako. And of course, my mom. At guys, yung sinabi ko sa intro kanina, kaya ako ginawa to. Kasi syempre, there's something exciting na pinaghahandaan naming dalawa ni Mavi. So, very very soon, ipapakita or paparinig. Ano ba na? Ipapakita, ipaparinig. Basta yun, namin sa inyong dalawa ni Mavi. So, yeah, I hope you enjoyed this video. And Ma, any words for my sunflowers? Sa lahat ng mga sunflowers, salamat sa inyo. Iboto niyo po. Si Wengay. And then guys, tama na. Thank you so much for watching this video. Please leave a comment down below what you want me and my mom to do on my next YouTube videos. And syempre, click the thumbs up button, not the thumbs down. So, yeah guys, thank you. Bye!